Hello mga kabayan. Magandang araw dyan sa atin. Mga kabayan, may ano lang ako, may share kaunti. Pero mga kabayan, paki-subscribe naman yung YouTube ko. Kung nanood lang kayo, pwede mo namang i-subscribe. Pag-usapan pala natin ngayon ay ano, yung iba daw nagre-reklamo, maliit daw ang sahod. Ngayon, ang may sabi ko lang dyan sa mga maliliit na sahod, eh pinirmahan nyo yan sa amo nyo, yun ang tinanggap nyo, di wag na kayo magreklamo pagdating dito. Ang gawin nyo na lang, maghanap kayo ng ibang applyan. Kasi legal man tayo ditong ano, legal man tayong makahanap ng iba na malaki. Ako nga, nagsimula ako sa ano, 18, sa previous company ko. Hanggang 6 na buwan, 5 buwan mahigit pa yun, nagplano na ako na aalis. Hanggang nagkaroon ako ng, nung tumalon ako, nagkaroon ako ng 27 per hour, lote, libre lahat. Yun nga ang sinasabi ko nung nagkalitsilitsi. Kaya, bago nagkalitsilitsi yun, 3 days before kami nag-resign, nagtawag na ako sa mga tropa na palipat dyan. O, lipat ako, di naging 30 ako. O, tapos yung napasukan ko, mabait. Ngayon, nagka-TRC na kami. Kukunin na lang namin yung TRC namin. Yun ang diskarte dyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa na punta kayo rito at maliit ang sahod. Kasi pinirmahan nyo yan eh. Pinirmahan nyo yan, tsaka yan ang upir sa amo nyo. Magpasalamat na lang tayo na nakapunta tayo rito. Kasi itong pulan, sa totoo lang, stepping stone natin to. Ito yung way na pagdating mo rito, kung gusto mo maghanap ng malaking sahod, makakahanap ka, lumabas ka ng pulan, makakahanap ka, tapos may TRC ka. Makakahanap ka, yung sinasahod mo rito, i-triple yan. Triple or basta mga triple or mas mga ganyan. I-triple yan pagka nakalabas ka na ng pulan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na, wag kayo dito, boring. Walang buhay. Ba't mo masasabi boring, walang buhay? Ano ba pinuntan mo dito? Trabaho o magpakasaya lang sa sarili mo? Isipin nyo, pumunta tayo dito para sa future ng pamilya natin, para sa mga anak natin, na mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan at matustusan natin sila na hindi sila magugutom sa atin. Yun ang pinaka-importante dyan. Dapat yun ang lagi nyo isipin. Huwag kayong mag-isip ng ganito, ganyan, hindi maganda kasi boring. Hindi naman tayo pumunta dito para magpakasaya lang. Pwede tayong magpakasaya rito, pero ilagay natin sa tamang lugar. Ayun. Tapos yung iba, sabi, well, hindi daw masaya. Sa totoo lang dito, liberated yung tao rito. Pwede kang mag-disco, pwede kang mag-inom. Yun lang. Kung maliit ang sahod mo, mas liliit pa yan kasi binabawasan mo na sa ano eh. Binabawasan mo na sa bisyo mo. Dapat marunong kang umintindi, marunong kang magtiyaga, magtiis ka, kasi hindi mo makakamit yung tagumpay pag hindi ka magtiyaga. Ganun yan, kasi wala namang taong umasinso na dumidiritso siya. Nagsimula siya sa unang palapag hanggang dumating siya sa pinakatuktok. Kaya ang masasabi ko sa inyo dyan sa Pilipinas, huwag muna kayong yung magreklamo na, maliit ang bigay. Ang isipin nyo, makapunta kayo rito. Kasi, yan lang ang paraan para makapunta kayo dito. Tsaka, magpasalamat na lang tayo sa mga amo natin na nakapunta tayo dito. Kasi, free tayo ditong umalis. Yun. Kasi, yung iba kong kasama nga, sabi nila, ganito, ganyan. Sabi ko, hayaan na. Hayaan na sila ganyan kasi diskarte nila yan. Mahirap na kung pagsabihan natin. Yun lang ang dapat nyong gawin. Tapos yung mga nagsasabi sa comment na ito na maliit ang bigay niya, tapos malaki ang gastos, huwag nyo na isipin. Ang isipin nyo kung paano kayo makapunta rito sa pulan. Kasi once na magkaroon na kayo ng TRC, pwede na kayong umalis. Magpunta kayong Netherlands, Germany, Italy. Yun, malalaki na ang sahod. Masasabi mo na makakabili ka na ng sports car. Yun na lang ang dapat mong anuhin. Tapos may isa pa. Nagsabi sa akin na yung mister daw niya parang nang lamig sa kanya. Sabi ko sa totoo lang dito, ganito ganyan. Pero
pagdasal mo na lang siya. Tsaka tayo namang mga OFW na nandito, babae at lalaki, huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa pamilya natin. Masisira yung pamilya natin yan. Kung pumunta ka lang dito para man babae, man lalaki, huwag ka nang magpunta rito. Kasi ang dulo niyan, ang mahirapan yung pamilya mo, mga anak mo. Kasi nagluko ka rito eh. Nasa kantayan, nagluko ka rin naman. Di ka lang nahuli. Kaya ang payo ko sa mga ano, payo ko sa mga nagpunta ng mga OFW, itigil niyo yung ano, yung man babae, man lalaki. Wala namang perfect sa mundo, pero pwede natin gawin yan na maging perfect tayo. Kung pag-isipan lang natin ang mabuti, ang maayos o hindi, yun ang pinaka magandang gawin natin. Tsaka tayong lahat dito sa Poland o saan man tayo sa Europe, magtutulungan tayo. Kasi napansin ko may mga naghihilaan. Ang Pilipino, ayaw nilang paangatin, hinihila pa baba. Kaya hindi tayo masenso sa ganyan. Dapat pag mga ganyan, tutulungan. Napakaganda nga kung gagawa tayo dito ng ano, yung asosisyon na para sa mga Pilipino na magtutulungan, magkaroon ng problema, gagabayan natin. Yun dapat ang magandang gawin dito. Kasi alam nyo, kabayan, dito sa Europe, napakaraming trabaho. Tanggapin nyo yung maliit na sahod. Pag sinabi na 16-15, tanggapin nyo yan. Ang importante, makapunta kayo rito. Kasi ito lang ang paraan. Kung nangarap ka ng Italy, Germany, Netherlands, ito ang paraan. Pag dumating ka dito sa Poland, ito yung paraan na makakapunta ka roon. Ako nga, nagtiyaga ako 27 hanggang naging 30 ako. 18 hanggang naging 30 ako. Ngayon, itong huling tinalunan ko, sa awa ng Panginoon, mabait. Mabait yung amo namin. Ngayon, yung tiyarasi namin, release na lang ang kulang nun. Malaking pasalamat namin sa amo namin. Lokal yung amo namin, napakabait. Tsaka hindi ka dapat matakot dito pag nandito ka na sa Poland. Napakabait ng mga tao rito. Para sa akin ha, na encounter ko, nakailang lugar na ako dito sa Poland. Para sa akin, 90% ang tao dito ay mabait. Napakabait, kahit hindi marunong mag-English. Kaya kayong mag-a-apply pa lang dyan, papunta rito, pag-isipan nyo mabuti kung tanggapin nyo o hindi. Kung gusto mo talagang pumunta rito, tapos ang offer, 15, 14, 16, di, pagtsagaan mo na. Pagdating ng mga 3 months, 2 months, may ipon ka na, mag-umpisa ka na maghanap, mag-apply. Pagka may apply ka na, doon mo na maramdaman na malaki ang sahod mo. Tapos ingat-ingatan ang pira, huwag basta-basta gala dito, gala doon, inom dito, inom doon, disco dito, disco doon. Kasi dito, maraming bisyo dito, diskuhan, ang galaan. Tapos maraming mga babae na magyaya na, maggala tayo doon. Huwag kayong magpapadal sa ganyan. Ubus yung pinaghirapan nyo, kawawa, pamilya natin. Buti kung dalaga, binata. Kaya ang masasabi ko sa inyo, mga kabayan, paki-subscribe ng YouTube ko. Hindi yung nanood lang kayo, i-subscribe nyo naman yun. Kasi effort na effort ako dito eh, sa mga ano, i-share ko sa inyo. Sana, salamat pala sa mga nag-subscribe dyan sa page ko, tsaka dito sa YouTube ko. Maraming salamat po sa inyo. Sana madagdagan pa yung subscriber ko. Tulungan niyo ako, maparami yung subscriber ko. Dito natin alam na pagdating ng panahon, makakatulong rin ako pagdating ng tamang panahon. Kaya mga kabayan, maraming salamat. At napakasakit na ng kamay ko kasi naulan ngayon ng yelo, napakalamig. Maraming salamat sa mga ano, tsaka yung mga nagme-message sa akin na nahingi ng mga advice. Pasensya na kayo kung yun lang ang naisagot ko, kasi lalo na sa mga agency, kasi sa mga agency hindi ko masyado na ano yung mga agency dito, kasi yung alam ko lang talaga nangunguha ng tao kahit sa cross country yung ano, yung EWP, yun lang talaga ang naano ko. Kasi yung iba,
Hindi ko alam, kaya hindi ko minsan hindi ko masagot kasi baka ako pang dahilan. Pero yung EWP talaga nangunguha talaga yun kasi doon sana ako tatalon. Kaso lang ang bigay 20 o 2, eh nakasilip ako ng 20 city, doon ako sa 20 city. Tapos nagbibigay din sila ng working permit. Yung hire nila, skilled factory at hotel. Yun ang mga hire nila. So hanggang dito lang muna ako, kabayan. Ninihingal ako, lakad, napakalamig, sakit sa kamay. Paki-subscribe naman yung yung channel ko. At kung nagustuhan nyo yung video ko, pwede nyo i-share. I-tag nyo sa mga kaibigan nyo, mga puro kalokohan. Pag nag-abroad, i-tag nyo. Kaya, mag-ingat tayo sa pag-apply. Walang mabubugos kung hindi magpapabugos. Yun lang. Sa online, magbantay-bantay kayo sa online. Mas maganda pag sa online, yung mag-video call kayo, kita yung mukha, screenshot nyo. Kumuha kayo ng mga ID, mga para... para may mga ebidensya kayo pagdating ng panahon. So, maraming salamat mga kabayan. Paki-subscribe ng channel ko. At ito ay napakalamig. Patayin ko muna, napakalamig na. Sakit ng kamay. So, good luck. God bless sa lahat.